I dare you to fix me. Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang mag-subscribe ka muna, salamat! Maraming nag-akala na hindi na magre-react si Aljur Abrenica sa panayam ng nakahiwalay na asawang si Kylie Padilla sa Kapuso Mo Jessica Soho, noong Linggo, pero mali ang haka-haka ng netizens. Nag-guest si Aljur sa show na The Bash YouTube ni Jobert Sukol dito at inamin niyang napanood niya ang panayam ng nanay ng kanyang mga anak na sina Alas at Axel. Base sa sagot ng aktor sa tanong ni Jobert kung napanood niya ang interview kay Kylie, mukhang hindi naman siya nagalit o na-offend sa mga naging pahayag ng aktres. After kong mapanood, actually ang ganda nga dahil habang pinapanood ko siya naalala ko yung mga magagandang pinagsamahan namin. Alam ng ibang tao nakita nila yung appreciation namin, pagmamahal namin, humantong lang talaga sa hindi na kami masaya, pagsang-ayon ng aktor sa sinabi ni Kylie na hindi na sila masaya sa piling ng isa't isa kaya nagdesisyon na silang maghiwalay. Binanggit ni Jobert na ang pinakamagandang alaala ni Kylie mula kay Aljur ay sa panahong buntis siya sa panganay nilang si Alas. Ano naman ang magandang memories ni Aljur kay Kylie? Marami, yung trip namin sa Hong Kong, first trip namin kasama ang anak namin. Yung pag-aalaga ko sa kanya kasi isa yon sa pinakamasaya ko, memory, kasi yung pagsilbihan yung asawa ko noon, masaya na rin ako noon. Hindi talaga ako nagtrabaho ng 9 months. Since day 1 hindi ako nagtrabaho, araw-araw ko lang siya kasama. Inaalalayan ko. Araw-araw ako nagluluto ng noodles, yon ang kinikrave niya, so, binantayan ko talaga. Marami akong magagandang memories sa family ko, baliktanaw ng aktor. Naikwento rin ni Jobert na noong nasa videoke bar sila pagkatapos ng face-to-face press con para sa bagong movie ni Aljur, ay nakausap nito si Kylie at sinabing ihahatid nito ang mga anak nila. Opo, kahit sa kabila ng lahat ng mga nangyayari ganito ay constant pa rin yung communication namin, lalo na tungkol sa mga bata. Kinabukasan nag-iisip, kinatid ba? Hindi sinundo ko somewhere here. Tuloy pa rin ang pag-uusap naming dalawa, say ni Aljur. Mas maganda nga yung ganyan kung hindi man kayo best of friends dahil galing kayo sa isang relasyon, maging civil lang, diba, for the children. Mas madali sigurong mag-move on pag ganyan. Ako, naiintindihan ko naman yung mga tao dahil sinubaybayan kami kahit ako man, pero ano ang nangyari na hindi din naman namin ginusto, wala rin namang may gusto nito. Sana makapag-move on na tayo kasi yun ang pinakamakakabuti, instead of judging others, diba? Let's just remember the good things and see to it na yung pagmamahal mo at appreciation mo sa tao na yon. Kasi sometimes tao lang tayo, sometimes kasi yung mga comments na apektuhan na yung pamilya, naapektuhan na ako, pamilya ko na hindi na siya nakakatawa, kasi okay na kami, diba, tao lang tayo. Tulad nung isang araw nagla-live ako kasama yung mga anak ko, tapos, hindi ako nagbabasa ng comment, sinabi ng tatay ko, anak, ito yung mga comments. Nasaktan ako, para bang ang sabi, sige magpapa tatay ka, ganyan. So, it's not helpful na sana makapag-move on tayo, pakiusap ko lang yun, pero completely talaga, sige ituloy nyo lang, natawang pahayag ni Aljur sa bashers niya. Sabi naman ni Jobert, bago makapag-move on ay may mga proseso tulad ng acceptance first, forgiveness then moving on. Ganun daw yun, stages yan. You cannot move on easily if you don't accept the fact ng mga nangyayari. Ikaw, san stage ka na ba? Acceptance, tapos ka na. Yes, acceptance, forgiveness, tapos na. Ang pinakaano doon is kung paano patatawarin yung sarili mo. Pinatawad ko na ba ang sarili ko? Yes. Tugon ng aktor. Ayon pa kay Aljur Abrenica na mahalagang tandaan na magkaibigan talaga sila bago nangyari ang lahat ng drama. Magkaibigan talaga kami. Kung titingnan nyo sa 10 taon na pagkakakilala namin ni Kylie, magkaibigan talaga kami. I think sa 10 years, I know she knows this, we're best friends. Kasi yung isa't isa yung takbuhan namin noon, he said. On whether they could still be best friends moving forward, he said, yes, oo. Iba lang yung sitwasyon ngayon. Pero ako, I'm open kasi hindi mo pwedeng kalimutan yung 10 taon yung pagkakaibigan. Samantala, inamin ni Aljur na ang pagkanta ang isa sa naging outlet niya nung may pinagdaraanan siya, at parati siyang nasa Batangas kung saan nakapirmi ang magulang niya, at ito ang pinakamatagal na panahong kasama ang ama, dahil habang lumalaki siya ay laging wala ito dahil sa trabaho.
By the way, marami pa rin mga netizens ang umaasa na magkabalikan silang dalawa ni Kylie Padilla. Ayon sa kanila, hindi deserve ng kanilang mga anak ang magkaroon ng broken family. Kayo mga kachika, ano opinion mo? Just leave the comment below. At maraming salamat!